Papa ko, si Man din, 25 years na kami di nagkita kasi hindi na namin alam kung saan na siya. Si Man, papa ko, overseas. Marahil ngayon matanda na siya, baka nagretiro na papa ko ngayon kasi 25 years ko na siya hindi nakikita. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o wala na. His name is Lope Banate. Watching here from the Philippines. So guys, tulungan natin si Centrix YT na mahanap niya yung AirPods niya. I would be happy kung itong channel na to is yung magiging way para makita mo yung AirPods mo. Lope Banate, kung may nakakilala po sa kanya, ipagbigay alam. Yan. Ipagbigay alam. Comment down below para matulungan natin si Centrix YT makita yung papa niya. Or message niyo ako sa Instagram para matulungan natin siya. Tapos yun nga, sabi mo hindi ka pumasa sa boards sa Pilipinas. Okay lang. Hindi naman lahat ng pumasa the first time, sila na yung magiging successful. Lagi mo tatandaan yan. Minsan kailangan natin mag-fail sa buhay para matuto tayo. Ganun, pero seryoso yun guys. Ayan, good morning guys. Papakita ko lang yung update sa inyo. Diba, sa mga previous video, wala pa yung mga grass. Tapos ito, ilalagay na nila today yung mga grass. Ito. Ano nyo? Ayan, abilis sila gumawa. Yung mga yan, ilalatag nila yan lahat dito. Ayan. Ito nga din, abilis o, oh, tuyo na. Tingnan nyo to. Tingnan natin kung matatapos nila to ng buong araw. Abilis sila gumawa eh. Lamig, pasok na tayo. Tapos ngayon, mabilis lang. Gagawa muna ako ng pagkain namin for the whole day. Isip ko gumawa ng carbonara. Tsaka, siyempre kailangan ng bacon. Kailangan nun ng... Ito. Ay, ito ba? Hindi pala ito. Mali. Ito pala. Heavy whipping cream. Tapos, kailangan din ng, asan yung butter? Wala kami butter. Ay, ito. Butter. Mushroom. Ay, bakit whole? Anyway, so whole pala. Nabili namin. Hiwain ko na lang. And, kailangan natin ng bawang and sibuyas. Yan, tapos na ang aking masterpiece. Mukhang masarap ah. Yan. Hindi ko na pinlating. Gutom na ako. A few moments later. Hello guys. Ayan. So today, punta tayong park. Doon tayo magsagutan sa ng mga tanong nyo, no? Meron kasi, nakalimutan kami yung nagsabi, parang habaan ko daw yung outdoor shot. So, ito na. Kung sino man yung nag-request nito last time. Nakalimutan ko lang. Gusto daw haba-habaan ko ng konti yung outdoor. So, tara! OMG guys! Kompleto na yung grass. Ang bilis nila gumawa, oh. Diba last time dun sa mga last video? Sa mga recent video, so wala pa to. So, ayan. Kompleto na. Ganda na tingnan. Hello guys! Ayan, nandito na tayo sa park. Tapos magsasagutan tayo. Dito tayo magsasagutan ngayon. Tapos hindi ako mag-isa ngayon. Meron tayong kasamang sasagot. Si JL. Yes, JL. Yes. Hi, guys. Hello po sa mga viewers ni Vince. Subscribe po kayo sa kanya tsaka sa channel ko na rin. Kaya, i-blast natin yung channel niya. Magkaiba lang kami ng content. So, andito ulit tayo sa park na pinuntahan namin nung nakaraan. Malapit lang to sa bahay nila. Tapat sa araw eh. Papakita na lang muna yung ganap-ganap, pero yung sagutan doon na lang ulit sa bahay pag nagiinom na kami mamaya, para parang kwentuhan lang, di ba? Mahangin kasi. Daming mahangin dito sa Amerika. Iba pala. So yun. Uy, may pugad. Pugad baboy. So ito lang yung ganap. So ayan yung main road ng street nila. Kayang lakarin to sa bahay nila. Araw today pero sobrang lamig. Yeah.
is one. Ang galing, no? Meron kaya ngayon? Meron yan. Ang dami yan dito. Swan. Ay, tara, punta tayo. Let's go. Let's go walk. Pupunta. Ang lalaki, puta. Mukha lang maliit, pero pag tingnan mo, ang laki. Oh. Parang ganito kalaki, oh. Swan. Ang galing, no? Swan Lake. Ang ganda naman dito. Ay, oo, dito kami nung nilatis na sa'yo lumadating. Ako na po yung palagi. May bike. Shoreline fish. Ah, so pwede mag-fishing? Oo. Saan? Pero hindi mo pwede. Baka kawalan mo din. Ah, ano lang? Hobby-hobby. Daddy! Ito, no? Pero, saka dito pwede. Let's catch them. No. Not me. Dami dun. Tapos pag napasok namin. Safe naman. Baka mamaya may safe naman. Pahas dun ng mga bear. Alam. Pero lakasan na lang ng loob. OMG Bigfoot. Yun din siya sabi ko sa akin. Bigfoot. Makakita tayo ng Bigfoot. Tapos ang alam mo mas nakakatakot yung pag nandun na. Punta ka na. Basta na. Kakaiba. Parang ayoko. Parang may mga encanto-encanto. Ayoko nung ganun. Pero yung pinamang, ang ganda lang. May kilabatutan ako. Ayoko na mga multuhan eh. I prank you. Dito tayo. Ang ganda naman dito. Victoria. Para sa mga, diba gusto nyo ng ano, more outdoor shot? Buhay probinsya, guys. Ang lamig, grabe, nangangatog ako. Mukha lang maaraw eh. Nawala yung ano, blackheads ko dun sa Pinradak review ko. Makikita nyo na lang sa Instagram. Malalim, malalim kaya yan? Malalim yan. Eh? Hindi kayo, baka may alligator dito. Wala? Lake lang naman yan eh. Hmm? Wala namang daan alligator papunta dyan. Ayan, so umalis na ako kaila Jess. Magpapagas muna tayo, papakita ko sa inyo paano. So, first time. So, ayan, wait lang. So, sabi ay, pay credit. Ayan, tapos pasok mo yung credit card mo. Ang lamig, guys. Authorizing, approve. Ang lamig, remove. And then, buksan na natin. Malamig. Tapos, ito. Ayan, ano lang tayo? Regular. Huwag tayong bida-bida. Ayan, tapos aantayin mo na matapos. Tutunog yan sa mag-isa. And then, tapos na. Ayan lang. Ayan, so, andito tayo ngayon sa Jewel Osco. Ano siya? Tawag dito? Supermarket. Bili tayong beer or kung ano mang may inom. Ayan. So, tingin tayo ng mabibili natin dito. Ano kaya? Ang dami. Grabe. Ano kaya dito? Ano kaya? Ito na nga lang. Ito yung alam ko. Tsaka mura. Ito, mura lang ito eh. Ito. Paubos na kasi yung ganito ko. 14. Sige, ito lang. 40% alcohol. Ah, ito na lang. Mas mataas ang alcohol. Ayan. So, ngayon dyan tayo sa beer. Pupunta. So, ito na lang tayo. Miller Lite kasi ito, niinom ko na talaga siya. Tsaka Jack Daniels. G na to G. Tara, bayaran na natin. Hello! Ayan, nakauwi na kami. Ito na naman. Kapatrong ina yung sub mo. Kaya rinso mo nung ano-ano ko rin. Bleng-bleng. Ay, saan yung binili yun? Gusto yan. Last chance. Last chance. Ayan. Kasi kami napupunta dun. Welcome to... Ayan, pakit ng background. Dapat pala dyan, Perry. Wait lang ang tsaka ko.
magbibidjoki. Je Bluetooth. Je Bluetooth. Je Bluetooth device is ready to tell. Good morning. Hello sa inyong lahat dyan. Hello. This is our makeup. Oh, grabe. I'm so high. Joke. Joke lamang. Gusto ko na uminom. Wala, baka yung mga subscribers ko, mga ano. Kala mo dami. Yung mga madami kong subscribers. Baka malungkot. Baka sabihin BI ako. Pero hindi. We're just having fun. Dami ko sinasabi. Cut nga muna. Hey, good morning, guys. Ayan. So, today is Monday. And ngayon ay basura day. Maglalabas tayo ng basura. Ganun, gusto nyo yung daily vlog. Wait lang. Hindi pala daily kasi natagalan yung upload ko ngayon. Diba? Sorry naman. Ang sabi dito, parang 7 a.m. yata or 6:30. Ano yun, ilabas yung basura. Balikan natin yan. Work muna tayo. Okay. Ang lamig. Tapos, pagdudugdong-dugdongin ko na lang to dun sa mga clips nung weekend nung nag-inom ka. May sensor naman. Gusto ko talaga every other day nagbablog ka. Ay, nagbablog, nag-upload ng vlog ka. So, ang hirap eh. Kakayanin ko talaga. Wait lang guys. Para masagot yung mga comment nyo. Ayun, ang ganda na nung ano, nung backyard oh. OMG. Tungtua talaga ako. Sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo talaga mismo yung mga grass, yung mga puno. Oh, maganda, may label eh. Ang ganda ng mga puno namin guys. Tsaka mga halaman, gano'n. Ako yung mag-work muna. Sasagutan tayo mamaya. Hello guys! Ayan, simulan na kagad natin yung tanong ano. Ay, bago pala ang lahat yun. If ngayon ka lang naligaw dito sa channel na to, my name is Vince, Filipino YouTuber dito sa Amerika. At gumagawa ko ng mga iba't ibang videos about yun sa journey ko dito sa US. So kung interesado ka sa mga ganong content, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell button or bell icon para updated ka kapag meron akong bagong upload. So by the way, ang dami ko kasing na-receive na messages sa IG or dito minsan napapansin ko sa YouTube nga. Ang tagal daw nung next upload, sorry naman. So sige, this time, starting this week, gawin nating Wednesday tsaka Saturday yung upload, okay? Mga hapon or gabi. Basta yun, Wednesday and Saturday guys, so mag-subscribe na kayo. So yun nga, if bago ka sa channel na to, ginagawa ko is sinasagot ko yung mga comments doon sa latest video. Kung ready ka na, let's do this! John Dale Di Mayuga. Yon, we miss you po Sir Beans, I miss you too! Harold Badwa, let's go! Rally Chaz Dating Gino. Ang papa ko Kuya Beans, Seaman, nasa Fujairah, UAE siya ngayon. Hello sa mga Seaman dyan sa UAE. Kamusta naman kayo? Harold Badwa ulit, done watching. Kuya Beans, pabati birthday ko nung May 2 at si Wifey sa May 9. Pati po yung father ko sa May 14, Ronaldo Badwa, nasa California. Thank you, stay safe. Happy belated birthday, Harold Badwa. At happy belated birthday din kay May Badwa, hello. Tapos kay Mr. Ronaldo Badwa na nasa California, advance happy birthday. Kasi 14 pa daw to, guys. Pakibati sila ng happy birthday, sabay-sabay. Happy birthday. Kala mo, menin. Happy birthday sa inyong tatlo. Happy birthday to Badwa family, Nax.
Michael Porcincula. Hi Sir Vince, a blessed day to you with your beautiful sweetie wifey. My name is Mike. We lives in Doha, Qatar. I am constantly watching to your vlog. Tsaka nakapag-subscribe na din ako sa YouTube channel mo. Uy, thank you, bro. I really appreciate your content, most specifically about the life as immigrant there. I'm wondering very soon we could able to migrate as well. May I suggest for the next content like Pinoy camping with your friends or relatives out there? Thank you and God bless you more. God bless you too, Michael Porcincula. Thank you for commenting. Ba't ganun mag-say that? Michael Porcincula, thanks for subscribing. Sige, pag nag-camping kami. Kasi never ko pa na-try mag-camping dito sa US, actually. Magandang suggestion yan. Hindi ako masyado makamping na tao, no? Pero na-try ko na siya before, yung mga team building, talagang literal camping na ginawa namin dati. Mga ganun lang, pero yung tripong nagkaayaan kami mga tropa, never. Magandang suggestion. Salamat. So, yun, Michael Porcincula, yun yung content ko dito. Yun nga, bago ka nga kasi, ganito yung mga content ko about mga journey ko dito sa US. So, marami akong videos. Sunod-sunod rin mo na yung playlist ng Buhay America by Vince Leonardo. Marami yun, panoorin mo muna. Sana ma-enjoy mo. Tapos yung mga lumalumang video talaga. Kung pangit yung audio, pasensya kasi iba pa yung gamit kong vlogging camera dati. So yun, panoorin mo backwards. Simula sa most recent hanggang sa luma. Sana magustuhan mo. Death Clown, napakunuhan ka na Sir Vince? Yes, sir! John Day Di Mayuga. Good day po Sir Vince, BSED. Social Studies po kasi ang course ko ngayon at on the way to fourth year na po ako this semester po sa Bulacan State University. University. Sacramento Campus. May ask lang po, hello sa mga Bulacan State University Sarmiento Campus students. Hello, subscribe. Ganun mag-promote, guys. May ask lang po kung ano pong visa ang pwede sa tulad kong education po ang tatapusin at in demand po ba dyan ang history teacher. Maraming salamat po and God bless you, your family as always po. Maraming salamat dyan, Dale Di Mayuga, as always. Hindi ko sure ko hindi man talaga yung history teacher, pero alam ko okay yung, ang alam ko lang okay yung swelduhan ng mga high nurse, ng mga teacher dito. Congratulations sa'yo kasi yung nga pala, on the way to fourth year ka na, Desem, sa BSU, Sarmiento Campus. Kaya galingan mo lang, at if yung goal mo is to work outside the Philippines, yun, kuha ka na experience, tapos pag ready ka na, pwede ka na mag-apply. Search mo lang, promise, marami dyan. Search ka lang online sa mga Google, tapos meron namang lalabas ng mga agency. Tapos para mapanatag ka, alam ko nag-google din yung, or yung mga affiliated na agency sa POEA para sure ka, diba? So ayun, kung gusto mo dumaan sa agency, alam ko marami din namang agency na, yun, kung gusto mo magturo dito sa US, pwede. Tapos kung ipipetition ka naman ng school or nung university na pagtuturuan mo, ang hindi ko rin sure is kung immigrant visa bang ibibigay sa'yo or working visa. Kung merong nakakaalam dito, guys, comment down below kung may teacher ba na nakapunta ng US, pwede nyong i-share dito. JM, Sir Vince, mahirap po ba makakuha ng EB3 visa? Gaano po kaya katagal yun? All in all, especially sa EB3 visa under unskilled category. If EB3 under professional or skilled, mabilis lang din po ba? Thank you, Vince. Nakaka-inspire po kayo. Legit. Stay safe po kayo dyan ni wifey nyo. Hehe, ingat po. JM, maraming salamat sa mga magagandang sinabi mo. So, yung unang tanong is, mahirap ba makakuha ng EB3 visa? Hindi siya ganun kadali. Hindi rin ganun kahirap. Ang nagpapahirap dun is yung timeline, yung katagalan. Kasi mag-aantay ka kasi talaga for the most part. Yun yung nagpapahirap dun. Kasi kung nag-ano ka naman, kung yung EB3 visa mo naman is pinaprocess ng agency, sila rin naman yung magbibigay ng update sa'yo eh. So all you have to do is kung may babayaran ka man, yun lang naman. Tapos kung ano yung mga documents na hihingin sa'yo, yun, mga ganun. Madali lang siya. Yung tagal lang talaga yung kalaban mo. Tapos, if true lawyer naman kayo kung hindi kayo sa agency, ganun din. Yung lawyer yung mag-work on behalf of you, tapos hihingi niya yung mga necessary documents and yung mga payment if meron. So, to make the long story short, hindi rin siya ganun kadali. Ah, tapos ito, tanong niya, gano'n daw katagal? So, palagi ko binabanggit sa mga vlogs ko before, case-to-case basis yun. Kasi kapag nagkikwentuhan kami dito, o yung mga naririnig ko lang din, sa iba't ibang stories ng mga Pilipino dito. Yung iba nga, merong 3 years, iba may 4 years, may 5, so and so on. Iba-iba, merong matagal. Merong pa nga 10 years yung inantay eh. Yun, meron kaming kilala na 8 years yung inantay sa EB3. Medyo, ano, depende kasi yun sa priority date, di ba, alam mo yan? So, depende sa priority date mo.
minsan nagre-retro, minsan current. So, yun yung nagpapatagal talaga. Etong EB3 under professional or skilled, mabilis lang din po ba? Hindi ako aware na mayroong professional tsaka skilled na EB3. Kala ko pag EB3 na yun. So, guys, may nakakaalam ba dito? Comment down below, tulungan niyo ako. Timothy Amon Villegas, Kuya Vince, tawagan mo ko pag mukbang. Tas ice, kainin natin. Suggestion sa next vid mo, more village tour sana sa first part ng video mo. Nakakainganyo kasi pag ano na. So, si Timothy Amon Villegas pala yung kaya medyo tinagal-tagalan ko ngayon yung outdoor shots. Medyo magulo lang tsaka putol-putol kasi daming ganap this week. Sorry naman guys. Mabelko, true, iba talaga nagagawa ng Amerika. Marami din akong nakilala na na-improve ang kanilang personality in a good way. Like they know how to cook na or even wash their own clothes. Sa Pinas kasi inaasa lang natin sa yaya or sa mama natin. Pero dyan, wala na talagang gagawa nun kundi ikaw. It will change you into a better person talaga. Totoong. Diba, sa Pilipinas din naman, habang tumatanda tayo, talagang natututo tayo maging independent. Pero, ang sinasabi ko lang is, kunyari gaya ko na lumipat talaga ng ibang bansa. Tapos, overall, mahirap kasi kailangan mag-adjust, makisama sa mga tao, mag-English. Though, magaling naman ako mag-English. medyo, basta iba yung adjustment, yun na lang. Kaya tama yun nga si Mabelco, in a way, mababago yung personality mo as a whole. Pero, for the better, alam mo yun, parang better version of you. Nux! Yan, so thank you Sir Vince, may natutunan naman a catch. Looking forward to your next vlog. Wow, may pa-cookie si neighborhood. Iba talaga culture dyan. Isa pa yun, nagulat nga ako eh. Dito, parang medyo rude ka kapag hindi ka, kunyari hindi mo in-approach or binati yung kasalubong mo, kapitbahay mo. Sa Pilipinas kasi, kapag may stranger, weird yun kapag kinausap ka all of a sudden. Yung literal na small talk sa kalsada, di ba? Hindi naman tayo nakikipagkwentuhan. Dito, kunyari meron ka lang nakasalubong, hey, how are you? Hey, how you doing? Ganon. Kailangan may baon kang small talk. How's the weather? How's the weather? Pero magkasama na kayo. hindi ganon. Yung how's the weather sa ano yun? Sa mga call center, di ba? Tiyatanong mo kasi nasa ibang lugar. Ganon. Dito, ganon. Kailangan ready ka makisalamuha sa mga tao. Which is good. So, yun, nabago ko rin yun. Mas naging, na ako, approachable. Wow! Approachable. Kasi dati, di ba sa Pilipinas, hindi ka naman nakikipag-usap kung kani-kanino dyan eh. Yun. By the way, ang sarap ng cookies na gawa ng kapitbahay ko. Emil Santa Ana, halimbawa Sir Vince, may uncle ka sa US, pwede ba sila mag-petition or yung mga anak lang nila pwede nila madala sa US? So, Emil Santa Ana, hindi pwede i-petition ng tito yung pamangkin. Ang pwede lang ipetisyon ng tito mo, siyempre yung anak niya or yung parents niya. So, yun. Alcaide John Lester O. Wow, parang graduation eh. Alcaide John Lester O. Buumbo. Oh, joke lang. Hi kuya, always watching your vlog and looking forward for another videos mo. So, ayun, super thankful ako kasi I gain a lot of info about US. Thank you. And I can't wait to move there to work and settle. So, ask ko lang po, what if grad ka ng BSA, then you didn't pass board in shortcut, di ka licensed? So, mababawasan po ba ang credibility mo if mag-work ka? Or, I mean, is okay lang po ba iyon na non-CPA ka? Sorry kung parang daming paligoy-ligoy. Thank you again for answering my question. Natanong ko lang po kasi baka di ko mapasa yung board eh. Lalo na tinaasan nila ang qualifications. Thank you and always, ingat! Tinaas ba yung... Grabe, alam ko rin yung mga linya na yan eh. Tinaas yung qualification eh. Joke lang. Alam ko yan bro. Linyahan natin yan sa mga parents natin. De, joke lang. Hindi, alam ko. Anyway, yun nga. Una-una, maraming salamat sa panonood ng vlogs dahil binanggit mo talaga. Appreciate ko yun. Kung BSA ka, Bachelor of Science in Accountancy, tapos yun nga, sabi mo hindi ka pumasa sa boards sa Pilipinas, okay lang. Hindi naman lahat ng pumasa the first time, sila na yung magiging successful. Lagi mo tatandaan yan. Minsan, kailangan natin mag-fail sa buhay para matuto tayo. Ganun, pero seryoso yun guys. Di ba yung mga nagtatap nature, for example, sa board exam? Hindi lahat sa kanila ay achievers nung elementary or nung high school. So, sa mga bumagsak dyan, siguro sa class, sa boards, there's always a next time. Tapos kung hindi ka naman pumasa dyan,
pwede kang mag-take dito. Kasi kung dito mo naman kailangan pumunta, kailangan mo rin naman mag-exam para lisensyado ka dito. Parang yung mga nurses, RN sila sa Pilipinas, pero hindi sila US registered nurse. So, yung mga nurse sa Pilipinas, nag-NCLEX sila, yun yung exam. So, yun. Kung pupunta ka rin naman dito, malay mo, dito ka pumasa, eh di nice, diba? Dami ko sinasabi, pero yun, sana, ano, I hope I'm making sense. At sana na-uplift ko yung ano mo, na-motivate kita, in a way. Hi, it's me. Pagkaya ng time, dalhin mo kami sa office mo. Tour mo kami. Ah, what do you mean office? Yung physical office ba na nasa downtown Chicago? Close pa po, madam, yung office. Work from home. Oh, you mean itong ano ko, workspace ko. Ito, at least nakikita nyo na yung likod ko. Ito yung YouTube studio. Yung nasa likod nito, yun nga yung normal office. Na ang gulo. Pero yan, let me know anong klaseng office. Ito na, hindi ko pa pinapakita, natawa na ako eh. Franzizel. Anong plural ng seaman? Ang programang ito ay rated SPG. Franzizel talaga, masyado. Kung ano-ano. Vix XX. Hi, new Sabi here. Thank you so much. So much, Vix XX. For mukbang suggestion, Chipotle, please, hey, and question po. I have relatives like second cousins in NYC, US citizens. If I'll apply for a tourist visa, will I include them in the questionnaire or if the consul will ask me? I mean, I will ask on my own and not bother my relatives? Ganun magsalita yung mga tao dito, guys. Dito, hindi lahat. Ulti nga, seryoso na. Pero ganun yung ano, accent. I mean, I will apply on my own and not bother my relatives. Okay lang ba not to declare them or declare na lang? Sorry, natuwa ko pero parang ganun yung ano eh, di ba? Parang ganun yung ano. O hindi kita pinagdidripan Vixi XX ha, para natutuwa nga kayo. Kasi I have a lot of friends who are konyo, you know. Gumaganon. Hi, new Sabi here. For mukbang suggestion, Chipotle please. Seryoso na, ito na. Ang daming patagal eh, no? Sorry. For mukbang suggestion, Chipotle please, hehehe. And question po, I have relatives like second cousins in NYC, US citizens. If I apply for a tourist visa, will I include them in the questionnaire? Or if the consul will ask me, I mean, I will apply on my own and not bother my relatives. Okay lang ba not to declare them or declare na lang? I haven't asked them yet, just wondering. Thanks! Looking forward for your next vlog. Keep up. By the way, you work in Chase? I saw you wearing Chase shirt in one of your vlogs. Hey, hey, hey. Thank you, VixXX, for sabihin. I suggest VixXX i-declare mo para... Ito, own opinion ko lang to. Kasi bilang magtuturist ka, sabihin mo na rin yung mga kapamilya mo na magbibisita ka, then meet them, di ba? At least nagkita-kita pa kayo. Also, para alam nung immigration yung whereabouts mo, talagang tourist ka lang. Kasi, you know, para ano lang, honest lang. For me, lahat ng pwede mo i-declare, ilagay mo na lang. Kasi para walang butas, i-declare mo na lahat. Di ba? Para wala kang iniisip, wala kang agam-agam. Kasi ako dati, nung tourist pa lang ako dito, way back 2017 ba yun? 2017, dineclare ko yung ano, yung mga relatives ko dito. Yun, pinaglagay ko yung mga contact nila. Yun, natanggap naman ako. Audition! na-approve naman yung visa. Yun lang yung suggestion ko. And then, about sa Chase na shirt, I used to work at Chase sa Pilipinas, doon sa Taguig. Doon ka ba nag-work? 2 years ako nag-work sa Chase, JP Morgan Chase. Tapos nag-work din ako Chase dito sa US pagkadating ko dito. Hindi ko lang nasabi, pero nag-work ako doon bago ako nag-start dito sa current employer ko. Kim Crisostomo, classmate, wala akong matanong. Basta gusto ko lang ng nasa shoutout! Shoutout kay Kim Crisostomo! Serious tol, tuloy mo lang na pag-inspire sa mga viewers mo, Godspeed. Sorry guys, binibilisan ko yung pagsasalita kasi medyo naipon na naman yung comments. Kaya ito na talaga, Wednesday and Saturday tayo mag-upload para mas madami na rin videos para sa inyo. Papakita ko na yung update dito sa bahay. Baka nami-miss nyo na. Kasi marami rin ang message, patingin daw ulit ng bahay. Medyo kompleto na. Gusto nyo ba makita yung ano yung mga halaman? So ayan, medyo bumubunga na sila, guys. Going back to Kim Crisostomo, salamat. Yun talaga yung goal nitong channel na to. Inspire yung mga tao na kagaya ko rin na nangangarap lang dati at unti-unting natutupad yung mga pangarap.
Iyakan moment pala to. De joke lang. Pero seryoso. Centrix Whitey. Papa ko si Man din, 25 years na kami di nagkita kasi hindi na namin alam kung saan na siya. Si Man papa ko overseas. Marahil ngayon matanda na siya, baka nagretiro na papa ko ngayon kasi 25 years ko na siya hindi nakikita. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o wala na. His name is Lope Banate. Watching here from the Philippines. So guys, tulungan natin si Centrix Whitey na mahanap niya yung AirPods niya na nasa overseas daw. Kung meron pong nakakita kay Mr. Lope Banate, mas maganda siguro kung may picture. Centrix Whitey, kung nanonood ka ulit nitong video na to, i-contact mo ko sa Instagram. I-send mo yung picture ng papa mo if you don't mind. Tapos sa next video, pwede nating i-flash. Malay mo, diba, ito yung way para makita mo yung papa mo. I would be happy kung itong channel na to is yung magiging way para makita mo yung AirPods mo. Lope Banate, kung may nakakilala po sa kanya, ipagbigay alam. Yan. Ipagbigay alam. Comment down below para matulungan natin si Centrix Whitey makita yung papa niya. Or message nyo ako sa Instagram para matulungan natin siya. Tapos sumagot si Tom Ads, nasa ibang bansa lang yan. Centrix Whitey, nasa ang bansa? Alam mo ba kung nasa ang bansa? Or meron ka bang kahit konting balita para mabigay natin sa mga viewers? Let me know. Tapos Centrix Whitey ulit, di ko alam kung saan ako maaaring makahingi ng tulong, kung saan ako magsimula. May main office ba ang mga seaman? Guys, sa mga seaman dito, meron bang main office ang mga seaman sa Pilipinas? So yun, comment down below din para matulungan natin si Centrix Whitey. So Centrix Whitey, mahanap mo rin yung AirPods mo. At sana guys, ma-share nyo na rin tong video na to. Makakatulong yun. Malay natin talagang mahanap ni Centrix Whitey yung papa niya using itong channel na to. Centrix Whitey ulit, bakit kaya yung bahay dyan is parang pare-pareho lang tapos walang mga bakod? Safety ba dyan, Sir Vince? Wala bang magnanako kahit wala kayong bakod or fence? Depende yun sa ano, sa neighborhood or yung sa subdivision nga, Centrix Whitey. Merong mga bahay dito na iba-iba talaga yung itsura. Meron din mga bahay na medyo similar yung itsura. So kung napanood nyo na nga yung previous video o yung mga ibang video, kung napapansin nyo yung mga kapitbahay namin dito, medyo similar yung pig. Iba-iba lang yung itsura ng exterior, syempre, tsaka nung interior. Pero kung titignan mo, medyo similar nga. Kasi isa lang yung builder. Para sa ano, sa Pilipinas. Ano ba yung, para sa Camellia Homes, ganun. Sa Pilipinas. Pero yung Camellia Homes kasi, di ba, medyo talagang pati kulay parehas eh. Sa Cavite, sa South, tsaka sa Laguna, di ba? Dito naman, iba-iba yung kulay. In fairness. Tapos about sa fence naman, nasa sayo yun kung gusto mo mag-fence o hindi. Ito kasing neighborhood namin, bagong-bago lang talaga siya. Kami yung pangalawa dito sa street na to. Pangalawa? O basta kami yata yung pangalawa dito sa street na tumira. Yung katabi namin bahay, February sila lumipat dito, kami March, di ba? Tapos tatlo na kami ngayon dito. So meron na nga ulit pangatlo, kakalipat lang last month nung April. So yun, bagong-bagong village lang siya, guys. 'Di ba kung napansin niyo doon sa previous video, yung ibang bahay may mga fence na kasi sila yung mga nauna. Siguro mga ano sila 2020 nag-start yung street nila. So yun, safe naman kaya namin napili tong neighborhood na to tsaka itong lugar, yung pinakalugar talaga na to kasi maganda yung school district. Palagi ko nababanggit yun kung bakit school district. Panoorin niyo yung mga previous video kung curious kayo. And maganda yung overall, okay yung neighborhood, safe. Kaya gusto namin dito. Hapes or hapes? Next vlog suggestion, a day in my life sa bagong bahay. Congrats again kayo, Vince. Uy! Oo nga, magandang suggestion to, no? A day in my life sa bagong bahay. Parang wala nang nagbago kasi ganun-ganun lang din ako yung nagawa ko. Pero sige. Salamat sa suggestion. Retro hype. Hello po, Sir Vince. May tanong po ako. Yung grandfather ko po ay gusto niya ako mag-take ng 4-year college course instead sa 2-year course. Gusto ko talaga 2-year course para makahanap na agad ng trabaho. Kaso may sinabi ng lolo ko na nababaliw ang utak ko. Sabi niya sa akin, may sister siya sa US, sa state of New York, na willing mag-help sa akin para makapunta sa US. Bali, i-refer niya ako sa mga company na hiring. Kung ako sa'yo, makinig ka sa lolo mo. Hindi ko naman inaano yung 2-year course, no? Pero syempre, kung 4-year course ka, meron kang bachelor's degree, which is mas in demand. So, yun. Mas marketable ka. Yun, kapag nag-apply ka, kumbaga may edge ka. Makinig ka sa lolo mo. Sabi lolo ko po ay dapat 4 years para ma-refer ka niya sa mga company or hotel since HRM ang gusto ko i-take or for college. Kasi kung 2-year course ang natapos ko ay sabi niya na baka hindi willing or uninterested sila sa akin kasi 2-year course ang natapos ko. May point kasi kung mag-a-apply ka
sa mga website, minsan makikita mo talaga na kailangan bachelor's degree, which is 4-year course. So, yun. Ang tanong ko, Sir Vince, worth it ba na magtapos ng 4-year degree course, bachelor's, or pwede naman 2 years, which is associate's degree, para mabilis ako magtapos ng college? Ito yung suggestion ko. Agree ako dun sa lolo mo. Hindi ko naman inaano yung mga 2-year course na graduate, no? Pero, if you're able, at afford mo naman matapos yung 4 years, huwag mong madaliin. Kasi, kumbaga, parang investment yan, sa sarili mo na din. Pag tinapos mo yung 4-year course na bachelor's degree, mas marketable ka. Try mo maghanap ng trabaho. Marami kang makikita na mas nire-require yung bachelor's degree. So, yun, dun ako sa, agree ako dun sa lolo mo. Makinig ka. Yung 2 years na difference ng ASOC's degree tsaka ng bachelor's, mabilis lang yun. Kaya tapusin mo na yung bachelor's degree. I hate school. Di na makaya sa utak ko talaga. Gets kita. Lahat tayo dumaan dyan. Minsan nakakapagod. Pero ito talagang tatandaan mo. Kapag tinatamad ka na, isipin mo ano yung magiging future mo. Yun na lang isipin mo talaga. Gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman. Gusto mo yumaman. Mag-aral ka ng maigi. Tapos, yun. Gawin mo lang yung yung nararapat. Huwag mong gawin yung alam mong ikakasira mo. Yun lang. Adam Vlogs 37. Justin Yedrix, haha, VIP eh, no? May iba kuya Vince, anong height mo? Hoy, wala namang tanungan ng height. 5'10. Joke. 5'10, alam bakit? 5'10 ako, yung totoo ba? Ayoko mo. Search nyo sa Google, lagay nyo, Vince Leonardo height. Ano lalabas? Joke, pinaano na ngayon, pinasikat yung pangalan. Tulungan nyo ako eh, para magiging ako, Google searchable. Lagay nyo, Vince Leonardo height. Pag ginawa nyo na, comment down below, ano lalabas? Sabihin nyo sa akin. Next is George Marino. Sir Vince, tungkol sa comment ko sa mga seaman, I'm referring po sa mga seaman dati sa Pinas na nag-migrate na dito sa US, which is green card or citizens. Yung may gusto lang bumalik sa barko dito at maging US seaman. Willing po ako tumulong at walang referral fee. Turon lang at kape sa Seafood City, okay na. Uy, papatulad ko yung turon. Yung taho, gusto ko yung taho. Pasampa na pala ako sa barko this week. Busan, South Korea, ako mag-join. Message kita sa Instagram mo para sa contact information ko. Salamat at mabuhay tayong lahat ng mga pogi. Yan, dapat ganyan. So guys, about dun sa pinost ko last video about kay George Marino, natutulungan niya lahat ng mga seaman. Yung pala, yun yung mga nandito na, yung nag-migrate na dito sa US, which is mga green card holders, yung permanent residents, or citizen. Pag nasa Pilipinas, hindi pala. Pero yun guys, huwag kayo mawala ng pag-asa kapag nasa Pilipinas kayo, may gusto kayong tulungan. Marami namang way para makapunta ka dito sa US. Meron din naman akong kilala na seaman siya. Tanda ko talagang pumipila pa sa magsaysay yun dati sa Kalaw. Tama ba Kalaw? Basta yun dun sa Manila. Tapos yun, naka-travel na siya Olocruz. Hindi man Olocruz. Pero marami na siyang states na napuntahan. Actually, iba-iba nga. Punta sa Hawaii, punta sa Florida. Yan. Nakikita ko, ina-upload na lang niya sa Facebook. So guys, yung... Okay, going back dun kay George Marino. Yun pala, kapag nandito ka na sa US and if you wanna go back at sumampa ka sa barko, makakatulong siya. Reach out kayo sa akin sa Instagram. Tapos i-forward ko sa kanya. Let me know agad. I-forward ko agad. And to George Marino, maraming salamat on behalf of our fellow Filipino men na tutulungan mo. Thank you in advance. Mabuhay tayong lahat ng mga pogi. Yun, congrats. At sasampa ka na ulit sa barko at punta kang Busan, South Korea. Opa! Tapos sumagot si Ray Formentera. Share ko na rin para makita nyo guys. Hindi pwede yung mga seaman na nasa Pinas pa, sir. Dapat nandito na sila sa US. Tama po ba? Sabi ni George Marino, hindi pwede sir, kung sa Pinas ka, kailangan green card o citizen ka sa US. Thank you sir, paano naman yung nandito na sa US tapos gusto magseaman? Pwede magseaman sir, pag dito ka na sa US, kahit hindi ka nang work as seaman as sa Pinas, pero gustong sumakay dito sa US, bigay mo sa akin FB mo at message kita, yun naman pala. So maraming salamat ulit kay George Marino sa pagtulong at masaya ako itong challenge na to, naging way, kahit papano, para makatulong ka sa kapwa Pilipino natin. Mabuhay tayong mga pogi. So nakita ko rin yung message mo, George Marino. So hindi ko alam kung nasagot na kita, pero check ko ulit tonight after ko i-edit tong video na to. Korea CB aka Cross-Blooded, the content you made is remarkable as always. Play till the end. Thank you for sharing.
Grabe si Korea CB aka Korea Cross Blended. Talagang consistent yung pag-English niya. Baka talagang hindi marunong mag-Tagalog. Sige na nga, English ko na nga lang din. Korea CB aka Korea Cross Blended. Thank you very much for the wonderful words. I really appreciate it. I hope you subscribe and thank you for watching this video till the end. Really appreciate it. Mabuhay! Gotcha, Foxy. Sir, what's your work in the US po? I'm just an high school student and wanting to go there by myself. Ano po ako? I work in the office by day and I do YouTube at night. So gotcha, Foxy. If you wanna go here, if you're curious how's life here in the US, please subscribe, keep watching this video, and watch the previous videos. I hope you like it. And see ya. Joke! Nagtapos na, hindi pa pala tapos. Next is JL Road to 1M. Manalig lang tayo, bro. Kapit lang. Siya nga pala, paano manalo sa The Voice? Sino ba yun? Kita niya ba yun? This is The Voice! Binili ko lang yan sa Rose. Sobrang mura nga lang yun. Gusto ko rin kasi magkaroon ng ganyang trophy. Yung nasa likod mo. Sa Rose, ang dami niyan sa Rose. Yun, sa Rose lang yan, brother. The POV Traveler, ano po car nyo, Kuya Beans? Mukhang maganda po. Ano bang car ko? Yung unang kotse is Toyota CHR, yung pangalawa is Honda Civic. Bakit mo magsalita? Joke lang, nabubuang na yata ako guys. Last comment for this video is from Dexter Cabu. Uy, Cabuguero! Present! Thank you. Yun lang, grabe, sobrang haba nitong video na to guys. Maraming salamat sa panonood. If umabot ka sa puntong ito, nanonood ka pa rin at hindi ka nag-skip, maraming salamat. Talagang na-appreciate ko kayo at kung na-inspire ko pa rin kayo, maraming salamat. Kung meron kang natutunan sa video na to, kung naaliw ka kahit konti, kung na-visit ka kahit konti, please subscribe at i-follow nyo na din ako sa Instagram. Hingal na ako, mag-edit pa ako nito. Sorry. Yun, I will see you on my next video. Bye-bye.